Mark, aalis na kami. Umiinit na, sobrang taas na ng araw. Oh. Aalis na tayo. Ayan yung kapatid mo, o kuya mo. Pamangkin mo. Asan si MJ? MJ, say hello to Uncle Mark. Hello. Asan ka ba? Hindi ko makita yung araw eh. Hi. Ayun. Tita, tita, Cheryl. Asan si kuya? Ani, I can't see you guys. What is it? Kuya's over there. It's so high eh. Pasensya ka na ha. Alam ko naman na nandito ka, pero ang iyong spirit ay naging nandun sa bahay mo, sa bahay ko, sa LA, kung saan-saan. Pwede ka na umuwi sa Pilipinas. Nakikita mo na yung mga kaibigan mo na naiwan mo ito, makamag-anak mo. Papasalamat na lang ako dun sa mga tumatangkilik sa'yo na PLRS Angels. Sobra, hindi na yata natutulog eh. Biro mo eh. Alas 6 na ng umaga, gising pa, boto pa ng boto. Alam mo, para sa amin, winner ka na kahit anong mangyari, you know? Kasi iniisip ko nga eh, itong mga kalaban mo sa Pilipinas, kakilalang kakilala na sa Pilipinas. Alam mo yung Mike? Yung mga kalaban niya, makakilala na sa Pilipinas na singer yun eh. Eh, ikaw, hindi ka naman nila kakilala rin. Pero yung day one mo, sorry, napabayaan. Yun pala ang dapat naming finish kasi yun ang una mong entry. Ang ganda ng mga preview mo doon. Yung mga nakarinig ng kanta mong day one, sabi nila, very strong at saka ang gwapo mo daw. Ang daming nagkagusto kay Mark eh, sa day one na yon. Hindi namin sinasabi ang istorya mo na wala ka na, pero ang music mo na lang ang binubuhay namin, you know. Eh, nagkamali kami dahil yung going back nung may bumoto, natuon sa going back ang attention nila. Eh, pati yung jeepney, kasi gusto kong ilabas talaga ang Pinoy Bakas, dahil ikaw yun eh. Yun ngayon, yung day one mo na-eliminate eh. Natanggal sa top 40. Saka na lang yun, sa iba na lang natin i-ano yun. Pero sisiguraduhin namin na nasa top 5 ka. Kasi sila Garth Garcia, natabunan mo eh. Siguro sabi ni Garth, ako si Tito Luden, Kabala Pilipinas, nakarating na naman. Magtatampo yun. Pero mo, nasa top 5 si Garth eh. Bumaba. Dahil natabunan ni Bagyo yung kanyang ano. Hindi man siya naka-top 1 eh. Natabunan siya. Pero Garth, I love you. Pasensya ka na ha. Sport lang tayo. Kasi ang mga angels natin eh, talagang supportado. At yung mga music na, ng mga lahat ng contestant dyan, hinahangaan ko kayo. I hope na one day magkikita tayo sa Pilipinas. Okay, Mark, aalis na kami. Gutom na kasi si Kuya Jun mo eh. Laging gutom. Gusto nga kainin, pati yung hamburger mo. Sabi niya, cut 2 daw yan eh. Cut in half. Eh, ayan na oh, pati yung ano mo, yung kapitbahay mo. Next time, magdadala pa ako ng extra. Okay? Let's say the closing prayer na do. Always the closing prayer for Mark. Lord, thank you, Father. We come today and with heavy hearts, remembering our loss of Mark 6 months ago today. However, we thank you, Lord, that in those 6 months he's with you and that he's under your care and that he's feeling no pain or any duress now that he's with you, Lord. We pray for our continued healing during this time, especially his mom, that she feels his presence, but she knows that he's in your care, Lord, so she won't be too heavy and in her heart. Lord, we thank you for the rest of us here, that you watch over us day to day. Those that aren't with us, we ask you to bless them, guide us all, and until we come again here to do
and venerate Mark. Thank you for the memories we have of him each day. In your name we pray. Amen. Mike, anong sinabi mo, Mike? Ano, bagyo forever dun sa cemetery, sabihin mo ulit. 1, 2, 3. Bagyo forever! I love you, Pinoy Lakas! Lakas, si Big Dad mo, panay ang kanta ng sinong tatay mo? Ako, ako. Sabi ko naman, sinong nanay mo? Ako, ako. Okay, Mark, we love you. Magtitirik pa kami ng kandila ngayon sa bahay mo, eh, ha? Love you, guys. Magtitirik pala tayo ng kandila, Mike, sa ano, sa bahay.